Good morning, afternoon, or evening kung kailan nyo man ito pinapanood. Welcome ulit sa ating Theories of Personality series. So ngayon naman, pag-uusapan natin ng theory ni Karen Horney. So that is horn plus I, hindi siya horn plus knee. Okay? So iba yung meaning ng horn plus knee. So anyway, alam nyo na yun. So let's start! So, some facts lang about kay Karen Horney. So, si Karen Horney ay lumaki sa isang, let's just say, complicated na family. So, siya ang youngest child ng 50-year-old niyang tatay sa kanyang second family. So, may same family background niya. And then, ang sabi niya, hindi siya naging masaya sa kanyang childhood dahil nga masyadong complicated, maraming mga moving parts yung kanyang family. But, nevertheless, hindi ito naging hadlang para i-pursue niya yung kanyang career sa medicine. Isa si Horney sa mga naunang mga babae na nag-enroll sa medicine school kasi before nun hindi pinapayagan ng mga babae na mag-enroll dahil feel ang sabi ng mga tatay nila para lang sa bahay ang mga babae. But eventually nag-change yun and then nagkaroon ng opportunity si Horney na mag-enroll sa isang medicine school. So sinubukan siyang pigilan ng tatay niya pero wala. Malakas ang ate girl natin kaya pinursue niya yung kanyang medicine school. So messy din yung love life ni Karen Horney. Although kinasal siya, marami siyang mga naka-love affair. So isa nga sa mga naka-love affair niya si Erich Fromm or Erich Fromm, di ko alam anong pronunciation, na isa ding psychoanalytic theorist. So pag-usapan natin siya next week. So si Erich Fromm may asawa siya habang may love affair sila ni Karen Horney. So chismis lang. Pero anyway, despite her rough childhood and interesting professional and personal life, isa si Karen Horney sa mga well-respected psychoanalytic theorists ng panahon nila at panahon natin ngayon. So si Karen Horney ay isang masugid na tagasunod ni Sigmund Freud. Pero katulad din na Jung at Adler, medyo nagkaroon siya ng mga pagdududa sa relihiyon na tinatawag nating psychoanalysis, no? Na ang pinaka-head priest ay si Sigmund Freud. So parang nabwisit siya kasi masyado daw traditional and masyadong dogmatic ang approach ni Sigmund Freud kaya hindi nagde-develop further yung psychoanalytic theory. So dahil sa frustration niya, gumawa na siya ng sarili niyang sekta, ng bagong sekta sa psychoanalytic theory na tinatawag niyang psychoanalytic social theory. So ano nga ba yung psychoanalytic social theory? Yun yung pag-usapan natin. So basically kapareha siya ng psychoanalytic theory na nagsasabi na ang childhood experiences ng isang tao ay ang mag-explain ng kanyang present behavior. Yun nga lang, may isang major difference. Kung ang traditional psychoanalytic theory ay nagpo-focus sa own personal psyche ng isang tao, ang psychoanalytic social theory naman ay mas nagbibigay ng focus sa social and cultural influences na sinasabi ni Horney na malaki influence sa pagde-develop ng personality ng isang tao. So ang sabi ni Horney, kapag ang isang bata daw ay hindi nakaranas ng love and affection sa kanyang family, ang tendency daw ay magde-develop siya ng poot or galit dun sa pamilya niya. Ang tawag ni Karen Horney dito dun sa poot and galit na yon ay basic hostility. So for example, ang isang bata ay lumaki sa isang pamilya na kung saan lagi siyang inaabuso, lagi siyang pinapahiya, pinapabayaan siya, or something like that, ang tendency daw ang bata ay magde-develop ng basic hostility. Siyempre, magagalit yung bata. Pero itong galit na to, basic hostility nito, ay unconscious. Meaning, hindi gaanong aware ang bata na meron siyang hostility sa kanyang parents. Sa unconscious din ng bata, iniisip niya na baka madiskubre yung basic hostility na to ng kanyang mga magulang at baka pag na-discover, baka saktan siya or abusuin siya ulit. So, itong basic hostility na to ay nagpo-produce ng tinatawag nating basic anxiety. Natatakot yung bata na baka saktan siya ng mga magulang niya dahil nga dun sa mga nangyayari sa kanyang paligid. So, halos kapareha ito ng concept ng anxiety ni Freud. Although, ang concept ng anxiety ni Freud ay mas nagmumula sa id, nagmumula sa sarili, ang basic anxiety naman ay nagmumula sa mga taong nakapaligid sa batang to or sa taong ito. At dahil ang relationship natin sa mga magulang ay ang prototype or basis natin sa mga future relationships natin, dadalhin natin to hanggang pagtanda natin, hanggang sa labas ng pamilya natin. So kumbaga, kung meron tayong feelings of basic hostility sa ating mga magulang, malamang sa malamang, paglalabas na tayo sa real world, pag makikipaghalubilyo na tayo sa ibang mga tao, mararamdaman din natin tong hostility na to. And ang hostility na to, of course, is magpo-produce ng tinatawag natin, again, basic anxiety na lubhang makakakalabas
nakakaapekto sa development ng ating personality. At dahil alam naman natin na kapag anxious ang isang tao, eh gagawin niya lahat para mawala yung anxiety na to. So sa basic anxiety, ganun din. Kung ang psychoanalytic theory ay may tinatawag na defense mechanism panglaban sa anxiety, ang basic anxiety naman ay may tinatawag na neurotic trends. So ang neurotic trends na to, ayon kay Hornay, ang ginagawa ng mga tao, generally speaking, para ma-alleviate or mawala yung basic anxiety. So ano yung mga neurotic trends na to? Una, moving towards people. Pangalawa is moving against people. And then ang pangatlo naman is moving away from people. So isa-isahin natin yung tatlong yan. So sa ibang tao, para malabanan nila yung basic anxiety na nagpo-produce ng feelings of helplessness, ang ginagawa nila is magiging compliant sila. Kumbaga, oo na lang ng oo sa mga sinasabi or hinihingi ng ibang tao. Kasi feeling nila, hindi nila matanggihan kasi helpless sila. Not only that, kapag nag-umu-oo sila, kapag pumapayag sila sa gusto ng mga tao, eh feeling nila, ma-receive nila yung love and affection na hindi nila naramdaman nung bata sila. So kumbaga, hinahanap-hanap nila yung feelings of love and affection. Pero syempre, hindi naman ganun lagi yung nangyayari, no? So for example, ang isang taong hindi nakaranas ng pagmamahal or pag-aaruga ng magulang nung bata siya, ang tendency pagtanda niya ay hahanapin niya yung love and affection na to. Yung gantong klaseng tao, madalas meron siyang boyfriend or girlfriend every now and then, no? Hindi siya nababakante. Kahit minsan, yung relationship is very toxic na. Kasi feeling niya, pag nawala yun, wala na yung love and affection na gusto niyang maranasan. So ang tawag ng ibang tao dito ay yung mga martyr, no? Don't go. You're still my best friend. So sa ibang tao naman, para malabanan nila yung basic anxiety na nagdadala ng feelings of aggression, ang tendency nila is maging aggressive din sila sa ibang tao. Usually yung mga taong ganito is feeling nila ang sangkatauhan is against sa kanila or hostile sa kanila or aggressive sa kanila. So therefore, bago sila masaktan ng ibang tao, uunahan na nila, kumbaga. No? So unahan lang. So usually yung mga taong nagde-develop ng ganitong trend ay yung mga taong lumaki sa isang violent na household. So ang mga taong may neurotic trend na ganito ay meron silang compulsion to exploit other people. Tapos meron silang sense of entitlement na lahat ng ginagawa nila is tama, no? Tama sila sa paniniwala nila, tama sila sa mga ginagawa nila sa buhay, no? Kumbaga feeling nila powerful sila. That man harassed me for not wearing a mask. I have a breathing problem. My doctor would not let me wear a mask. So anyone harassing me. At ang last na neurotic trend na meron tayo ay yung tinatawag ni Hornay na moving away from people. So may mga ibang tao na ang way nila to relieve the basic anxiety is to just walk away. Parang ito yung mga tao na nagsawa na makihalubilo sa ibang tao at gusto na lang nilang maging independent, maging self-sufficient, no? Magsarili. Dahil ayaw na nila yung mga tao, ayaw na lang makipag-deal sa mga tao. This is not necessarily a bad thing, no? Kasi syempre, being independent is a good thing. Yun nga lang, when it comes to some cultures, like in our culture sa Philippines, ang pagiging independent is something that is frowned upon, especially if you're living in a compound or something like that, no? Kapag nag-assert ng independence ng isang Pilipino or isang tao sa isang traditional na family, parang anong pinagmamalaki mo yan? Burki na kapag aral ka lang, nagsusulukan na. Anong pinagmamalaki mo? O kaya yung iba naman, walang utang na loob. Paano naging walang utang na loob yan? So anyway, so ayun, hindi natin masisisi yung ibang tao na gusto nilang umalis. Gusto nilang mag-move away from other people. Kasi alam nila, kahit anong gawin nila, ang mapamabuti man yan o masama, may mamasasabing masama or masasakit yung ibang tao sa paligid nila. Kumbaga, hostile lahat ng nasa paligid nila. So para hindi na sila masaktan, para hindi na sila mapano, iiwan na lang nila. Dahil na-realize nila na ang sangkatauhan ay toxic. Actually, sabi din ni Hornay, ang culture ay may malaking effect sa pagde-develop ng basic hostility at basic anxiety. As you can see nga dun sa example na yun, kung masyadong laging may sinasabi yung mga kapitbahay mo sa every move mo, every ginagawa mo, talaga magkakaroon ka ng basic hostility sa mga tao. So, kaya hindi natin masisising iba na talagang iniiwan na lang ang Pilipinas dahil, well...
So, of course, ang neurotic trends na yan ay hindi lamang exclusive sa mga neurotics, no? Ginagamit din to ng mga taong may healthy personal. Kasi nga naman, sa buhay, may mga times na kailangan natin yung ibang tao. We move towards them. May mga times din naman na kailangan nating paglaban kung anong meron tayo. We can be against them. But may mga times din na ang tanging magagawa mo na lang, talagang lumayas at iwan yung mga tao, which is moving away from people. Now, with the neurotics, they tend to use only one. Kahit ano pang problema ang lumabas, kahit anong basic anxiety ang lumabas, ang lagi nilang ginagawa is isang neurotic trend lang, which is unhealthy. Kasi kung isang neurotic trend lang, kung iiwan mo lahat ng tao, or magiging against ka lahat sa tao, or lagi ka nalang pumupunta sa tao, may mga consequence na hindi maganda yan. So, para sa mga neurotic, ang paggamit ng isang trend ay isang compulsion. Meaning, hindi nila mapigilan. Kumbaga, nakasanayan na nila. Kasi nga, may hugot sila, malalimang hugot nila. Nung bata sila, hindi nila naranasan yung love and affection. And feeling nila, sa mga neurotic trend na ginagamit nila, dun lang nila mahahanap. Kaya, ang hirap baguhin. Nagiging siyang compulsion. So, sa psychotherapy ni Karen Horney, ang main goal ay matulungan ng client towards self-realization. Parang kay Jung lang, no? Kasi yung mga neurotics is they have a distorted sense of internalized self-image. So, kailangan i-convince ng therapist yung client na yung mga ways niya or yung mga neurotic trends niya is nagpapalala palalo dun sa mga neurosis na nararanasan niya. So, kailangan niyang baguhin ito. Usually, kailangan ng client na i-analyze yung kanyang sariling past para mag-make sense yung mga ginagawa niya in the present. So, almost the same lang siya with psychoanalysis. Yun nga lang with the more emphasis on the social experiences na nangyari dun sa bata as opposed dun sa mga internal workings lang ng mind ng isang bata. So, kaya nga dun pumapasok yung social sa psychoanalytic theory. So, sa lahat ng psychodynamic theories, ang theory ni Horney ang pinaka-parsimonious at internally consistent. Napaka-simple, straightforward, and very clear ng kanyang theory. Of course, may issue siya ng falsifiability as present naman sa lahat ng psychodynamic theory, but it still guides action. So, may therapy part pa din siya. Yun nga lang, hindi masyado nakapag-generate ng maraming research yung theory ni Horney. As opposed din sa psychoanalysis, mas optimistic yung theory ni Horney. Since sabi niya, hindi lang biology ang magde-determine ng personality ng isang tao. Kung gugustuhin ng tao, kaya niyang baguhin yung kanyang mga behaviors. So, malaking influence din ng family at culture sa pagde-develop ng isang bata. So, ang lesson dyan is kapag kayo, nagkaroon na kayo ng asawa, nagkaroon na kayo ng anak, bigyan niyo ng genuine love and affection yung mga anak ninyo para hindi sila lumaking may neurotic trend or gumagamit lang ng isang neurotic trend. No? Pero syempre, huwag niyong i-spoil. Baka pag in-spoil niyo yan, magalit si Lolo Adler natin. No? So, ayan, napag-usapan natin yung theory ni Karen Horney. Tinatawag niya psychoanalytic social theory. Sana may natutunan kayo. So like and share nyo na yung video sa mga moving away from people nyong friends na nagsawa na sa expectations ng society. And subscribe na rin kayo kung di pa kayo nakasubscribe para hindi nyo mamiss yung mga theories na pag-uusapan natin next week. So maraming salamat sa panonood and hanggang sa muli. Kain na dahil oras na. Bye-bye. Tapos din na-record.